Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Paano mo sasabihin nagtatampo ako? Paano kaya maiintindihan ng tao kung sasabihin ng isang nanay na parang pagod na ako, gusto ko nang mawala sa mundo, gusto ko lang namang maramdaman na mahal din ako ng mga anak ko. Dear Max FM, itago nyo na lang ako sa alias na Sabrina, 52 years old, may asawa na at apat na anak. Dalawang lalaki na pareho nang gumraduate ng college, and two girls na second year high school ang isa, at ang bunso ay magi-grade 6 pa. Yung dalawang anak kong lalaki, parehong may asawa na. At dahil may sariling pamilya na, busy sa trabaho, once or twice a year ko lang silang nakikita noon. Hanggang yung pangalawa ay nag-abroad na. Minsan lang sila nakakadalaw sa amin. Nung namatay ng aking asawa o ang tatay nila, lumipat kami dito sa Alabel mula sa Leyte sa naiwang lupain ng yumao na ring tatay ng asawa ko. In short, ang dalawa kong girls ay dito na rin nagsipag-aral sa Sarangani Province. Twice a week, pinupuntahan ko ang eldest kong anak at doon na minsan natutulog, especially weekend. Kasi weekdays kasi, inaasikaso ko ang dalawang girls ko. Gusto ko lang bumawi sa anak ko. Gusto ko lang naman siyang makasama, makita, at mapaglingkuran kahit papano. Kaya pag pumupunta ako sa kanila, tumutulong ako sa mga gawaing bahay. Halos wala na rin gagawin ang asawa niya dahil naliligpit ko na at nalilinis na. Nakikipag-bonding din ako sa mga apo ko. Yun lang naman ang tangi kong kaligayahan. Kapag tumatanda na kasi, parang gusto mo ng mga apo mo na kasama mo na nagpapasaya sa'yo. Malungkot ang buhay, lalong-lalo na kung wala kang kasama sa bahay, busy na ang lahat, wala ka na ring asawa, tatanda ka na lang na naglilinis sa loob ng bahay. Kaya gusto kong pasyalan ng anak ko habang buhay pa ako. Most of all, gusto ko talagang makasama ang eldest ko dahil siya ang hindi ko ka-close noon. Gusto kong bumawi sa kanya. Hindi ko kasi alam kung bakit medyo mailap ang loob niya sa akin. Unlike sa tatlo ko pang anak. Hanggang sa nag-asawa na siya, siya lang yung hindi masyadong nakikipag-usap sa akin. Pero kahit andun ako sa kanila, parang hindi rin naman ako nag-e-exist. Busy sa trabaho ang anak ko, gabi na umuwi. At ang asawa niya naman, nag-o-online selling. Sobrang busy rin. Madalas di na kami nakakapag-usap at kung mag-uusap man ng misis niya, yun ay kung may iuuto siya sa akin. Tulad ng pamamalengke, pagsundo sa mga apo ko, o kaya'y paglalabada. Mga apo ko naman ay malapit naman sa akin. Pero parang nakikita kong ayaw ng mama nila o ang misis ng anak ko na maging close sa akin. Na para bang may sakit akong nakakahawa. Hanggang isang gabi, dumalaw ako sa kanila. Kinagabihan noon, naglilinis ako ng mga kaldero nila at yung lababo. Nang marinig kong usapan nila, pagdaan ko sa kwarto banda, sinusumbat ng asawa ko sa anak ko na bakit daw panayang punta ko sa kanila sa bahay nila. Sigurado daw siya, hihingi na naman daw ako ng pera. Pera lang naman daw talagang hinihintay kong ihaabot ng anak ko sa akin. Kaya ako pumupunta sa kanila. Kunwa-kunwari lang daw ang pagdalaw ko sa kanila. Pero yung anak ko naman, wala akong narinig na sinabi niya. Ni hindi ako dinipensahan. Hindi naman talaga totoo, Chin, na pera ang pinupunta ko sa kanila. Hindi ako humihingi. At kung mag-aabot man ang anak ko sa akin, hindi ko tinatanggap. Pero
Pero if nagpupumulit siya, sinasabi niyang ibigay na lang daw sa mga kapatid niyang babae na nag-aaral pa para pang allowance sa kanila. By the way, Chin, ang pangalawa kong anak na lalaki na nasa abroad nagtatrabaho bilang mechanical engineer. Kasama niya na doon ang family niya sa Canada. At siya ang mismong nagpapaaral sa mga kapatid niyang babae. Kaya nagpapadala naman siya buwan-buwan sa amin. Kaya hindi ko na rin need ang pera ng panganay ko kung tutuusin. May sapat na rin akong naipon. Hindi naman ako magastos na nanay. Pero yung tingin ng misis nito sa akin, mukhang pera ako. Sometimes, naiisip ko, hindi ba pwede akong magtampo? Ang mga anak ay nagtatampo sa kanilang mga magulang. Nagdadabog, pinapakitaan ng magaspang na ugali. Pero ang nanay ba, nararamdaman ba ng mga anak na nagtatampo din kami minsan? Katulad na lang ng pag-birthday ko, Mother's Day, o anumang mga special na okasyon. Wala man lang akong natatanggap sa kanila. Para bang hindi nag-e-effort na surpresahin ako. Although, Chin, hindi ko naman hinihingi. Hindi ko rin naman hinahanap. Hindi naman ako nagde-demand. Pero sa tuwing nakikita ko lang sa Facebook, sinusurprise ang mga nanay nila. Naghahanda. Nagsasama-sama. Ang mga magkakapatid ang nagpe-prepare ng handaan sa selebrasyon. Kaya gusto kong magtampo dahil hindi man lang nagagawa ng mga anak ko yan sa akin. Hindi ako nagde-demand. Pero parang may blanko sa puso ko na hinahanap-hanap ko din ang pagmamahal nila. Kahit sa simpleng okasyon, kahit sa simpleng greetings, o kahit man lang magsasama-sama sila pag-uusapan ang birthday ko o ang Mother's Day celebration. Siguro nga nagtatampo na ang puso ko. Pero hindi ko masabi-sabi sa kanila. Kaya ang tanging ginagawa ko na lang ang mapalapit sa kanila. Kaso naman, parang silang lumalayo sa akin. Pera lang ang tingin nila kung bakit ako lumalapit sa kanila. Siguro nga, magsasama-sama na sila. Magkakaroon ng reunion. Magkakaroon ng selebrasyon. Kung patay na ako. Yung bang lalamayan ka na lang sa burol mo? Andyan sila, iiyak. Magbibigay ng flowers, magsasabi ng I love you. Yung hindi mo nang maririnig. Yung hindi ko na sila mayayakap. Yung hindi ko na makikita ang mga luha nila na mahal pala nila ako. Sana, sa mga anak ko, sana pagdating ng araw, hindi nyo mararanasan ang pagtatampong ito. Pagdating ng panahon, nalalaki ang mga anak nyo din. At kayo naman ang magiging nanay or tatay na katulad ko. Alam ko bilang nanay, hindi ako nagkulang sa kanila. Minahal ko sila ng buong buo, walang labis, walang kulang. At wala nang sino pang makakapagbigay ng ganun, maliban sa Diyos. Pero sana ay maaalala din kami ng mga anak namin. At kayo, sa pagtanda nyo, sana'y hindi ganung kalayo ang loob ng mga anak nyo sa inyo. Hanggang dito na lamang. By the way, una kong sulat ito at nakikinig ako lagi ng programa nyo. Ang inyong kamax, Sabrina. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching, and live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing alauna hanggang alas tres ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon, at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.